Jean. Pwes ka nga, Gary. Gusto ko lang makibalita sa pagbubuntis ni Mariel. Sino po sa pinigit, Jean? Soma ka siguro. Baka maabutan ka pa ni Eldon dito. Magkakagulo lang kayo. Hindi nga kumbalito sa labas. Tawasan ka pa nalaki siya niyo. Ah, wala. Katrabaho ko lang yun. Alam niya na buntis ako. Gusto niyang malaman kung siya ba yung ama. Sex lang ang habol niya nun. Labas na siya sa kung ano man ang mangyari sa akin pagkatapos nun. Di ka tatantanan nun hanggat sa malaman niya yung totoo. Ito na po yung pinapakuha niyo. Ito ba sinama to? Last week ng date ng sonogram ni Mariel at 5 weeks. Ako ang ama na pinagbubuntis ni Mariel. May karapatan din ako sa anak namin. Ay, sorry po. Mabitawan mo nga ako! Iniingatan lang kita at anak natin. Hindi mo nga to anak. Gago! Hindi ko masama ko! Eldon! Eldon, tama na! Gago ka! Gani! Ano na? The baby will be fine. Mild cramps lang to caused by stress. Baby, sorry ha. Mahigit lang talaga yung ulo ng daddy mo eh. Ako dapat yung nandun. Ako dapat yung nag-aalaga kay Mariel, hindi si Eldon. Anak ko yun! Gary, hindi aamin sa'yo si Mariel. Siyempre, iniingatan din niya na lumabas yung sikreto ninyo. Ito pa ba sa alam ko yun? Pero kailangan ko makusap si Mariel ng matino. Gusto ko maging parte ng buhay ng anak ko. Oh, please. Pinanganak ako sa gabi, pero hindi kagabi. Mahirap paniwalaan na coincidence lang ang pagpunta ng Gary na yun sa ospital. Sa laki ng ospital? Doon pa talaga siya mapapadpad kung nasaan kayo ni Mariel? Ha, unbelievable. Kung di lang nga na-stress si Mariel, baka si Gary na nasa ER ngayon eh. Eldon, anak. Kung ako sa'yo, pinuruhan ko na yung Gary na yan. Para madala. Dahil magkikita at magkikita silang dalawa. Alin, malay natin, nag-uusap pa rin yung dalawang yon. Hoy, Clara. Anong gusto mong palabasin, ha? Panlolokong anak ko? Anong ginagawa mo dito? Ha? At bakit ka nakikinig sa usapan na may usapan? Ay, huwag nga ibahin yung usapan. Susulera ka din eh, no? Bawiin mo yan. Kung hindi, itatapong ko tong umuusok na tinola sa'yo. Gusto mong malaknos ang pagmumukha mo? Ay, relax lang po, Nay. Baba nyo na po yan. Eh, paano naman ako re-relax, Eldon? Sinungaling yung nanay mo eh. Pinalalabas yung nangangaliwa, asawa mo. Hindi man luloko yung anak ko. Predictable na sasabihin mo yan. Eh, nanay ka niya eh. Pwede ba umalis ka na dito? Kasama yung tinola mo, at huwag ka nang babalik sa bahay ko. Ma. Ay, tanga ka ba? Ha? Hindi pwedeng hindi ako bumalik dahil daan dito ang anak ko. Nay, ano nangyari? Hindi mo pa isama yung anak mo. Talaga namang... Ma, bakit ba kayo nagsisigawan? Ayan o, yung buwisit mong biyanan. Ha? Walang ginawa kundi susulan itong si Eldon, tinalo pa ang konsyensya at demonyo! Pinalalabas na nangangaliwa ka at nagkikita kayo ni Gary. Sino hindi puputok ang butsi doon? Eh, hindi naman kasi para sa'yo yon, para marinig mo. Ang hirap sa'yo, chismosa ka lang at titikera. Ma, please. Parang aswang. Ma, please, tama na. Ano ba? Ano ba kasabi na ng doktor? Bawal ma-stress si Mariel. Nay. Pero Eldon, ha? Mahirap yung medyo munyitang bubulong-bulong sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Ma, sigurado naman ako na hindi ako lolokohin ni Mariel. Okay? Kain na kain, ha? Sarap naman itong tinola mo. Oo. Alam mo, dinamihan ko yung malunggay para madami yung gatas paglabas ng bata. Salamat po, Nay.
Sarap talaga. Mariel, matanong nga kita. Masyado ka bang nasistress dyan sa Clarang yan, ha? Kasi kung ganyan ang sitwasyon mo, mabuti pa sana, anak, kung dun ka muna sa ating kaya hanggat mga anak ka. Kasi baka mamaya ipaglahi mo pa yung apo ko sa sama ng loob. Diyos ko, huwag naman po sana, ano? Nay naman, hindi pa kayo nasanay. Dadmahin nyo na lang. Eh, ikaw lang naman iniisip ko eh. Nay, eh, alam nyo naman kung nasan si Eldon, dun din ako. At alam ko naman na naniniwala pa rin siya sa akin. Pero matanong kita, anak, ha? Bakit ba napag-uusapan nila si Gary? Pinupuntahan ka pa ba nun? Nay, huwag na nga natin pag-usapan yan. Kasi naiinis lang ako pag naririnig ko yung pangalan niya. Ay, sige. Huwag na nga. Huwag na nga. Baka mamaya, eh, paglihihan mo pa si Gary at maging kamukha niya yung apo ko. Sige. Kain ka. Gary, pati ba naman ako guguluhin mo? Wala dito si Mariel. Chin-chin, alam ko na ang totoo. Anak kong pinagbubutis ni Mariel. May ebidensya ako. Alam mo na pala. Ba't nandito ka? Ayun ako saan kausapin eh. Alam ko na kung saan pupunta to. Hindi, Gary. Ayoko. Maggalit lang sa akin si Mariel. Just want us to sit down and talk like adults. So, alam malaman ko anong plano ni Mariel sa bata. Cordy, pero so rin sana na marinig niya yung boses ko habang nasa tiyan pa lang siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa sitwasyon namin ni Mariel. Sana naman yung gusto ko eh. Maging ama kahit sandali lang. Kahit hindi ko pa siya nakikita. Kasi naman, Chin, tulungan mo naman ako. Okay. Bihis na bihis ka. Saan ang punta mo? Mariel, makikipag-flirt ka ba muli kay Gary? Ma, nagpaalam po ako kay Eldon. Mag-meet lang po kami ni Chin-Chin dahil may pag-uusapan po kaming negosyo. Alam mo, hindi ka na dapat naglalakad eh. Buntis ka pa man din. Ma, buntis lang po ako. Hindi po imbalido. Once and for all po, wala po akong ginagawang masama sa anak ninyo. Alis na po ako. Kung wala kang ginagawang masama, bakit lapit ng lapit sa'yo yung Gary na yon? Sumugod pa nga dito yung ex-girlfriend niya para sabihin, mang-aagaw ka, di ba? Hindi ko ho alam sa kanila. Mariel, ang dami lang kasing lumalangoy sa isip ko ng mga tanong. Katulad ng, bakit biglang sumusulpot doon si Gary right after na nagpa-check up ka sa OB mo? Concerned ba siya sa baby mo? Kumakaas na siya, Mariel. Parang siya ang nakabuntis sa'yo. So, ano, Mariel? Ano ba talaga? Anong kailangan ng Gary na yun sa'yo? At sunod siya ng sunod. Ma, pasensya na po kayo, ha? Pero hindi ko rin po alam kung anong dapat isagot ko sa inyo. Kahit naman magsabi ako ng totoo sa inyo, eh, hindi naman kayo maniniwala. Pipiliin niyo pa rin yung mali siya sa isip niyo. Mali siya? Alam mo, Mariel, gustong-gusto kitang pagkatiwalaan. Pero merong something na hindi tama sa'yo, na hindi ko ma-spelling. There's something about you that doesn't sum up to my equation. Ma, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na po kaming idamay ni Eldon sa mga duda at maling feeling niyo sa akin.
Nagsisimula na po ulit kami bilang pamilya. Sana po suportahan niyo na lang kami. Alang-alang sa anak ninyo. Sige. Beshi, ba't ka na kasi mangot? Gusto mo ba mahawa si baby sa'yo? O ano, traffic problems o buntis problems? Bienan problems. Alam mo bang hinuhuli niya ako kung si Garen nakabuntis sa'kin? Paano naman niya maiisip yun, di ba? Alam mo, Beshi, ingat-ingat ka dyan sa bienan mo. Kilala mo yun. Actually, parang mas okay pa na malaman ni Gary yung totoo kaysa sa buong angkan ni Eldon. Ayokong sabihin kay Gary. Ayoko nang madagdagan pa yung problema ko, no? Ah, Besh, naisip ko lang, hindi ba unfair kay Gary na hindi mo sinasabi sa kanya yung totoo? Sa tingin ko kasi na mas maiintindihan kanya kumpara kay Eldon. Besh, naisip ko lang ha, bakit ba makagari ka ngayon? Beshi, Mariel, sorry. Alam kong hindi mo magugustuhan to. Pero gusto ko lang talaga na mabawasan yung iniisip mo. And I think it's about time na kausapin mo siya. Anong ibig mo sabihin? Mariel. Chin-chin, sineta po kami. Hello, Juan. Galing kami sa office. Okay na yung project. Mag-umpisa kami sa isang araw. Groundbreaking. Oh, eto. Kasama si Eldon. Mag-celebrate lang kami. Okay. Bye. Love you. Cheers! Sana sunod-sunod na ito, bro. Pari kanina ka pang ganyan. Hindi ka ba masaya na may trabaho na tayo? Masaya naman. Makabuwisit lang talaga. Gary ba yan? Gago yan. Nagpakita sa asawa ko. Sumalisin nung wala ako. Gusto nga muna ng suntukan, nalata naman may gusto pa siya kay Mariel. Ano ngayon? May gusto ba si Mariel sa kanya? Wala, di ba? Baka naman natatapat ka na makuha siya. Na makalma ka sa ginawa mo sa Saudi. Parang nananadya ka ba? Mari, sinasabi ko lang naman yung totoo. Tingnan mo yung bibig mo. Maayos na kami ni Mariel. Cheers, pare. Para sa inyo ni Mariel at sa bagong baby niyo. Chin-chin, hindi nakakatulong tong ginawa mo. Kaibigan pa naman din kita. Mariel, huwag ka mag-aal kay Chin-chin. Pakiusap ako sa kanya na papuntayin ka dito. Bakit? Binigyan mo din ba siya ng 15 million, ha? Beshi. Mariel, please. Kailangan niyo mag-usap. Tsaka alam niya na lahat. May copy siya ng medical records mo, kaya hindi mo maitatanggihan sa kanya. Wala akong pakialam. Hindi naman ako napunta dito para kausapin siya, eh. Beshi, sorry. Chin-chin! Chin-chin! Chin! Ano to, ha? Alam mo bang kidnapping to? Saan sa kanila na kailangan kong gawin to? Just need you to sit down and talk to me.
Ano ba gusto mong gawin ko? Sundan kita? Kulitin kita hanggang magsuspensya na sa Eldon? Ano bang gusto mong malaman? Itong pinagbubuntis ko, di ba? Sige, pag-usapan natin to. Total naman, wala na akong choice. Una sa lahat, bakit mo iniisip na ikaw ang ama? To think the protection ka, di ba? Sinadya mo bang buntisin ako? Hindi pa ba sapat sa'yo na ginamit mo ko? Nag-iwan ka pa ng ebidensya? Gusto mo ba talagang nahihirapan ako, ha? Mariel, I'm so sorry. Hindi ko intensyon na mangyari ito. Hindi ko ginusto na mabuntis ka, pero dito na tayo eh. Gusto ko malaman kung anong plano mo sa bata. Gary, makinig ka mabuti, ha? Oo, ikaw ang ama ng dinadala ko. Pero wala akong planong isama ka. At hinding-hindi ka kikilalanin ng anak ko bilang ama niya. Narinig mo na yung plano ko. So okay na ba? Pwede na ba akong umuwi? Marilin. Hindi pa tayo tapos. Hindi ikaw ang huling desisyon dito, Gary. Ako ang ama. May karapatan din ako. Nagkaroon tayo ng kasunduan, di ba? Katawan ko kapalit ng pera mo. Hindi covered ng milyones mo ang bunga ng ginawa mo, Gary. Hindi kita kaibigan, at lalong hindi kita asawa. Gary, naggamitan lang tayo. Wala ka lang sa buhay ko, kaya wala ka lang din sa buhay ng anak ko. Gary, hindi to kasama sa plano natin. Aksidente lang to. I'm sorry. Masayang aksidente to para sa akin, Mariel. Kilala mo, isa sa mga pangarap ko maging ama. Gary, pwede pa rin namang mangyari yun eh. Pero sa ibang... Ikaw lang eh. Ikaw ang ina. Sa'yo ko lang nakita ang sarili ko na magkapamilya. Hanggang ngayon. Gary, pauwiin mo na ako. Mariel, pasensya na. Pero mahal pa rin kita eh. Madam. Ay! Diyos ko. Ano pa, Ditin? Sumusulpot ka dyan. Ano mo bang hinahanap nyo? Actually, hindi ko alam. Pero, Diding, malakas ang kutob ko dyan kay Mariel eh. Alam mo, Madam, napansin ko yan sa inyo eh.
Hindi kayo naniniwala na si Sir Eldon ang ama ng pinagbubuntis ni Mariel? Yan yung tinutumbok nyo kanina eh. Hinuhuli ko kung guilty siya. At hindi siya makasagot ng diretso kanina. Alam mo, gusto kita. Observant ka. Alam mo, sa totoo lang, Didi, pwede naman na hindi si Eldon ang ama. Eh, hindi ba nagkita yung Gary at si Mariel noon sa reunion? Bago pa lang yun umuwi dito si Eldon, malay natin, may nangyari sa kanilang dalawa doon. Pwede. In that case, kailangan kong mapa-DNA test ang bata pagkapanganak ni Mariel. Kaya lang, matagal pa yun. Pero, madam, baka mali din kayo. Kasi si Mariel, mahal na mahal niya si Sir Eldon. Saka parang hindi bibigay yung kay Gary. Diding, hindi lahat ng panahon ay in love sa'yo ang taong mahal mo. Kumbaga sa ginto, hindi puro, adulterated. Oh. Adulterated? Bago yun. Aaminin ko, sobrang galit ako sa'yo dahil hindi mo ko binigyan ng chance magbago. Gumanti ako para masaktan ka. Sa kabila ng lahat ng pagyayabang, pagmamataas, wabaksak pa rin ako pagdating sa'yo. Sasaktan pa rin ako dahil deep inside, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang gusto. Gary. Minahal naman kita. Pero si Eldon na ang mahal ko ngayon. Wala naman ako yung expect sa mga sinabi ko sa'yo. In fact, masaya ako para sa inyo ni Eldon. Pero nung nalaman ko na magkakaanak ka, mahal na buhayan ako, is naman huwag mo patayin ulit. Son, what are we doing here ba? Kakauwi mo lang ng bansa? Ano, airport diretso skandalo? My God, pwede bang ma-jetlag ka muna? Vinny, the only reason kaya ako nung punta sa US is because I was expecting Gary to be there too. Hinanap ko pa siya sa San Francisco, pati yung mga friends niya sa New York. Only to find out na hindi pala siya tumaloy sa US. O di dapat dun tayo kina Gary. Ipa-refund mo yung gastos mo sa kanya! Hindi dito kina Mariel! Vinny, I'm sure na si Mariel ang dahilan kung bakit nag-cancel siya ng flight. May ginawa na naman yun. To make sure that Gary didn't leave. So, may gagawin din ako. Nandito ka pa ba? Umuwi ka na. Eldon, ikaw talagang gusto kong makita. Umuwi ka na. Bawal ang baliw dito. Baliw? You must be talking about Gary. Because until now, baliw na baliw pa rin siya kay Mariel. He even has a room full of paintings of her. Ang ganda ng painting ni Gary Sandoval, no? Ang ganda pa ng meaning. Di ba para sa ex niya na hindi pa siya nakapag-move on? Kabahan ka na, Elvin. Because even after all of these years, Gary is still obsessed and in love with your wife. Gary, ako naman ang mamamatay kapag ginawa ko yung gusto mong kilalanin ka ng anak ko bilang ama niya.
Parang inamin ko na rin kay Eldon na nagtaka sila ko sa kanya. Intindihin mo naman ako, Gary. Gano'n lang ba yun, Mariel? Paano naman ako? Garing sa ating dalawa, mas maraming mawawala sa akin kapag nalaman nila ang totoo. Garing may asawa akong tao. At sa mundo natin, hindi pinapatawad ang katulad ko na sumiping sa iba. Kahit na ano pang dahilan. Sa mata ng lahat, at lalo na ng pamilya ko, ako ang nagkamali dito. Gary, kahit saan mo tingnan, ako lang masisira dito. Gary, kung mahal mo talaga ako, hindi mo gagawin sa akin to. Hindi mo gagawin sa ina ng anak mo to. Dalawa kami ng anak mo ang talo dito. Yeah.